PhilHealth, dapat sagutin ang lahat ng hospital bill ng mga pasyente ng COVID-19 ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Si Eagle News reporter Edin Santos sa detalye. Kinwestiyon ng Makabayan Block sa Kamara ang umano'y paglalagay ng deadline ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation sa pagsagot sa bayarin sa ospital ng mga pasyente ng COVID-19. Batay sa inisyong advisory number 2020-022 ng PhilHealth, nakasaad na sasagutin nila ang buong bayarin sa pagpapagamot ng mga pasyente na may kaso ng COVID-19 hanggang April 14, 2020 lamang. Ayon kay Assistant Minority Leader at ACT Teachers Party Representative Franz Castro, dapat ay sagutin lahat ng PhilHealth ang hospital bills ng mga pasyente ng COVID-19 sa ilalim ng Republic Act 11469. Dagdag pa ng kongresista na hindi rin katanggap-tanggap ang hakbang ng PhilHealth na magbigay ng financial coverage sa mga kaso ng COVID sa pamamagitan ng recomputed case rate. Narito ang kanyang bahagi ng pahayag. Recently, the PhilHealth issued an advisory number 2020-02 stating that it will shoulder the full cost of treatment for COVID-19 patient until April 14, 2020. And it will provide financial coverage to COVID cases through recomputed rate. Ano ito? May deadline, April 14. At ang sinasaad dito yung cash assistance alinsunod sa tinukoy na halaga na nakadepende sa severity ng kaso ng pasyente. Hindi ba taliwas ito doon sa itinatadhana ng batas RA 11469 na kung titignan natin yung ilang portion na nagsasaad dito ay compulsory and immediate isolation and treatment of patients. And the cost of treatment for COVID-19 patient shall be covered under the National Health Insurance Program of the PhilHealth. Kaya nananawagan ang representasyong ito na i-revoke, ibasura itong advisory number 2020-02, COVID-19 knows no deadline. May mga pamilya ng COVID-19 patient ang problemado umano sa gastusin sa ospital, lalo't walang trabaho ang mga ito bunsod ng pandemic. Ang iba naman ay namatayan pa ngayon ay hindi malaman kung saan kukuha ng pera. Para sa Eagle News, Eden Santos, believe in interesting times.